Samantala, kasama na natin ngayon si Secretary Dinky Soliman, kaugnay po ng usaping yan. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Congressman Palmones, at sa inyo po mga tagapakinig. Apo, alam nga po natin na ito pong problema tungkol po sa mga street children o itong mga street dwellers, responsibilidad ng mga local government. Ano ho? Kaya lang, bakit daw ho parang mukhang namamagnify ngayon yung issue, Secretary? Hindi ko nga po alam kung bakit namamagnify yung issue gaya ng sinabi nyo. Ito pong ating nakikitang mga homeless street families at mga batang umiikot. Programa po namin kasama ng mga lokal na papahalaan ang modified conditional cash transfer. Mm-hmm. Yan po ay aming isinasagawa noong 2013 pa at nakapagrehistro na po kami ng 4,000 mahigit na pamilya. Kasama na po dyan yung sinasabi ng mga kritiko na itinagong 100 pamilya nung bumisita si Pope Francis. Mm-hmm. Yung pong 100 na yon, 75 po sa kanila ay may bahay ng inuupahan ang wow. ating pamahalaan. Uh-huh. At yung 25, yung kalahati po umuwi sa probinsya, yung kalahati ay bumalik sa mga bahay nila sa resettlement areas. Mm-hmm. So yung 4,000 po na mahigit na nakarehistro sa modified conditional cash transfer, 3,000 plus po ang merong bahay na ang pambansang pamahalaan ang umuupa po, diretso po namin binibigay doon sa may-ari ng bahay yung upa. At yung 800 plus na hinahanap namin ay mabagong rehistro ho ng mga taong ito. Kaya hindi ko po alam yung bakit nabibigyang pansin muli dahil siguro may APEC. Pero pinaliwanag nga po namin na ito po ay aming trabaho kasama ng lokal na pamahalaan. Oh. At ang lokal na pamahalaan, ang nagtutukoy po ano yung critical areas dahil dalawang sitwasyon po yung hinaharap natin. Mm. Tuwing November, December, dumadami po yung bata sa kalsada. Oh. Ito nga ng nangangaroling para pumasko. Yun po din yung isang pinaghahandaan namin. Oh. Sek, alam ho namin may mga LGUs na po sa Metro Manila na nagpapatupad ng ordinansya na mananagot ang mga magulang kapag may mga batang napapabayaan sa mga lansangan. Ang pagkakaalam ho namin, Mandaluyong, di ho ba? Opo, ang Mandaluyong ay merong magandang programa. Una, meron silang curfew, 10 o'clock, 18 years old and above, wala na dapat nakasada. Pangalawa, yun nga hong ordinansya na pagka nakuha ko sa first time yung bata, at isinoli sa kanila, nilektsuran yung magulang. Yung pangalawang, yung pangyayari, kanilang i-community work yung magulang. Mm-mm. At yung pangatlo, may kaparusahan yata ng fine. At kung hindi ko nagkakamali, may kulong din po. At uh-huh. hindi po isusoli yung bata sa kanila, paalagaan na po sa isang institusyon. Sek, bakit hindi institutionalize yan? Gawing pangkalahatan na? O kaya, siguro, sabihan ng MMDA na gayahing model itong ordinansyang ito ng Mandaluyong, gayon din yata ng Makati, ano ho? Opo, kailangan ho kasi ng ordinansya kasi wala ho tayong pambansang batas na nagsasabi niyan. So wala hong batayan para kumilos at magbigay parusa sa mga magulang na pabaya. Uh-huh. Kaya ang ordinansya po ng Mandaluyong at ng Makati ang may batayan, kaya na isasagawa po yon. Yung iba hong mga syudad, nag-advocate pa rin po kami, subalit hindi naman ho namin mapipilit yan, hindi ho ba? Dahil alam niyo na ang gumagawa ng ordinansya ay ang mga sangguniang bayan. Oh, kasi nakakalungkot, Sec, every time na mayroong ganitong mga international event, at syempre hindi naman talaga may iwasan na eyesore ho itong mga street dwellers na ito, obligasyon nga po ito ng local government eh. Kaya mukhang kinakailangan talaga ng batas sa para masaklaw ang pangkalahatan, Secretary, di ho ba? Po, talaga pong mahalaga yan. At para sa punto de vista po namin sa DSWD, ang pinakamahalaga, hindi po ligtas ang kalsada sa mga bata, sa mga pamilya, sa mga matatanda. Mm-hmm. Yun po ang pinakamahalaga, hindi po ligtas at walang dignidad po yun. Correct. Kaya gusto po namin tulungan sila magkaroon nga po ng bahay, ng hanap buhay at nang sa ganun, magkaroon po sila ng pag-unlad. Tuloy-tuloy. At kaya ho nila kasi doon sa 4,000 na narehistro, 700 po doon sila nang nagbabayad ng kanilang upa. Nabigyan po namin ng tulong sa
pamamagitan ng hanap buhay nga ho, yung iba, kinapitalan yung negosyo nila, yung iba, nagkaroon po ng pagsasanay at ngayon, hinahire ng mga parke bilang park attendant sa Luneta, park attendant sa Quezon Memorial po. Mm-hmm. Kailangan lang ho nila ng pagkakataon na magkaroon muli ng stabling tirahan at nagsisikap po sila dahil kung nakatira ho sila sa kasada, talagang magsisikap ka. Uh-huh. Ano ba naman yung bigyan natin ng dissenting pubong at apat na gusali na ibig sabihin, bigyan lang natin sila ng ganong pagkakataon, uunlad na po yung buhay nila. Pero Sec, totoo din ho ba na yung ibang natulungan na halimbawa, yung pinabalik ng probinsya, bumalik nga ng probinsya pero nung maubos yung pera, bumalik na rin ng Metro Manila. May mga ganong insidente ho ba? Totoo ho yun. Kaya nga ho yung balik probinsya namin, hindi po namin inilalahat. Kung uuwi po sila, sinisigurado namin meron silang tutuluyan at meron po silang hanap buhay doon. Kasi kung hindi, babalik lang ho din sila dito. Kaya yung mga inuupahang bahay ng pambansang pamahalaan para sa MCCT, eh sa NCR din po, hindi po yan sa malayo. Dito lang din po sa Calacan, Maynila. Mm-hmm. Hindi ho ba sila pwedeng masaklaw ng Pantawid Pamilya Program? Saklaw nga ho, itong modified conditional cash transfer. Ah, okay. Bahagi po ito ng pantawid, subalit kaya po tinawag na modified kasi yung regular na pantawid, wala ho yung pabahay na kasama. May kasamang sustainable livelihood pero hindi ho kami umuupa ng bahay para po sa mga regular na pantawid. Ito po ay para sa mga homeless street families. Doon po. At saka yung mga tinatawag nating nomadic na mga lumad o katutubo po. Uh-huh. Well, anyway, Secretary, maraming salamat po sa paglilinaw at siguro ngayon ang kakalampagin natin ay yung mga local government units, lalong-lalo na ang lungsod ng Maynila, kung saan ito pong sinasabing mga paghahakot ng mga street dwellers ay nangyayari ngayon. Jurisdiction po nila ito. Maraming salamat po, Secretary. Opo. Maraming salamat din po sa pagkakataong magpaliwanag. Magandang araw.